tripod natin. Hello guys, good morning, good afternoon, good evening. Welcome to my channel, Tito Noy's Vlogs. Ano bang date ngayon? April 29. So to be exact, mga 10 days or 9 days na lang ha. Ito mga kababayan ko, may lumabas kasing news item na hindi na dadalo si Bongbong Marcos doon sa COMELEC na interview. At pati na rin itong si BP Robredo, hindi na a-attend daw. Pero meron siyang hamon na pwede lang silang dalawa raw. Ang sabi niya, and I quote, inaanyayahan ko si Ginoong Bongbong Marcos na makipag-debate para magbigay ang taong bayan ng pagkakataon makaharap siya at matunong tungkol sa mga kontrobersyal humapalibot sa kanya. We owe it to the people and to our country. Aba, kung papayag po kayo, anytime, anywhere, darating ako. Okay ah. Magandang advice si Ma'am Aquino sa iyo ah. Kung si Ma'am Aquino nga ah, na makipag-debate. Kayo umatras ka rin, BP Lenny, kasi walang advance question sa COMELEC. Yung one-on-one interview. At saka dito, ang akala ko ba eh, number one kayo sa Google Trends. Oh, bakit naghahabol kayo? Kasi gusto mo na mag-gain ng points ba kay Mr. Marcos? Nako. Kung ako yun, hindi na. Eh, pero kung ako naman, sa kampo ni BBM, pwede rin siguro, pero maghanda ka ng question, BBM, para masupalpal mo yan si BP Lenny. Ano na to eh? Talagang, sino, desperate move na to eh, para makagengkeng ng puntos eh. Ako, unang tatanungin ko, kunyari ako si Bongbong, ang tatanungin ko kay BP Lenny, totoo ba na nagpapading kayo, nag-a-add kayo ng mga crowd estimate para lang mainganyo ang mga tao? Di umano, di ba nandadaya ang kampo ng mga kakampings? Meron nga dyan eh, yung sinabi ni Senator Ping Lacson eh, ang kakasya lang dun is mahigit 3,000. Eh, aba, sinabi ba naman 30,000 ang dumating? Oh, yan ang ano sinabi ni Senator Ping Lacson. Di ba panluloko rin yan? Kailangan siguro alam mo rin BP Lenny na niloloko ka ng mga handlers mo. Yung sa Cebu nga lang eh, sinasabing ilan ba yun? 250,000? Aba, yun ang paputok ng fireworks eh. One port doon, walang tao. Oh, di ba? Eh, nasa ano na yan, kampo na ni Bongbong Marcos yan kung papayag siya makipag one-on-one debate. Eh, paano naman yung iba dyan? Sila Isko, Pacquiao, tsaka si Ping Lacson. Oh, ini-echepero mo talaga, Miss, ano, BP Robredo, ha? Ano ba yan? Ang gulo pa. May notification. Ano na lang? Total, 10 days na lang, eh. Ilabas nyo na lahat ang barahan nyo kung talagang tatangkiliking kayo ng mga Pilipino. Basta ako talaga, ay tatanggapin ko kung ano man lumabas sa eleksyon na to. Bakit hindi pa kayo sumasagot? Mga taga-suporta ni BP Lenny. Ang tanong ko lang naman, napakasimple. Tatanggapin nyo ba pag nanalo si Mr. Marcos? Bakit hindi kayo sumagot? May mga sinasabi pa nga kayo na pag nanalo si Mr. Marcos is magkakagulo? Di umano ay magpi-people power kayo? Aba, ay pikun yan kung ganun. Oh, yung 2016 nga, pinagbigyan na nga kayo eh. Kahit na di umano ay may pandarayan nangyari. Di ba? Ano na lang kayo, itong huling 10 araw na to, mag-ano na kayo, to the max na kayo. Kung anong mga gimmick yung gagawin, mga pandarayan yung gagawin, di umano. Nasabihin nyo, sigurado naman ako yung meeting di advance nyo, kunyari, ang umaten lang mga 200,000, baka di umano gagawin nyo 1 million, 2 million ang pumunta. Oh, in-expect na namin yan. Sige, May 9 tayo magkikita mga kababayan ko. Ang buod ko rito, BP Robredo, dito ko na lang mag-concentrate sa Google Trends nyo.
Ikaw naman number one. Tiyan mo, 52% ka. Oh. Aba, 19% lang si Bongbong. Mag-research muna, research muna kayo kung ano ibig sabihin ng Google Trends, ha? Ginagawa kang eng-eng ng mga handlers mo, BP Lenny. Yun lang mga kababayan ko. Basta ako tatanggapin ko kung ano naman kahit natin itong eleksyon na to. Kayo ba tatanggapin nyo yung partido ni Lenny? Sumagot kayo. Tatanggapin nyo ba pag nanalo si BBM? Don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma-update kayo sa aking mga video. Ingat po tayo. Salamat. Peace!